Patuloy na hamon sa gobyerno ang pagsugpo at paggamot sa HIV o Human Immunodeficiency Virus dahil sa stigma o masamang tingin sa mga tinatamaan nito. Ang kwento ng ilang nakikipaglaban dito sa unang balita ni Darlene Kai. Pilipinas ang may pinakamabilis na pagkalat ng HIV o Human Immunodeficiency Virus sa buong Asya. 28 cases ang naitatala kada araw base sa pinakahuling report ng Department of Health. Mula 2010 hanggang 2020, mahigit 200% ang inilobo ng bagong HIV infections. Hi, it's me, Zoe. Isa sa kanila ang trans woman na si Zoe, 27 taong gulang. Na-diagnose siyang may HIV noong 2018. Wala po talaga akong symptoms na naramdaman. I just know na syempre yung mga activities ko po ay alam ko naman sa sarili ko na yung activities ko ay hindi masyadong naging careful, and deep down I kind of know that I have it. Parang meron kang intuition na ganun, and then I kept on holding off yung pagpapatest, and that's actually parang ano eh, labag sa principles ko, kasi nga parang I'm pushing for ending the stigma and na yung for testing, ganyan. Pero ako sa sarili ko, nagkaroon ako ng testing anxiety na tinatawag. Nagkaroon daw ng free HIV testing sa kanilang paaralan, kaya naengganyo na rin siyang magpatest. It was shocking. Parang even if you knew at the back of your head that you have it, the actuality of it, nakikita mo yung test result, it's nerve-wracking even thinking about it now. Hindi raw niya agad natanggap ang kanyang sitwasyon, kaya hindi siya naging masigasig sa pagpapagamot. Ilang buwan matapos ma-diagnose, na-hospital si Zoe dahil sa tuberculosis at pneumonia. It was really life-threatening kasi at the time, I was already bedridden, na konting lakad lang, nahihingal na ako. Sa bed na ako umiihi, ganyan, meron na lang akong parang arinola sa bedroom ko. At the time of my hospitalization, my weight got down to 33 kilos. Pinayuhan siya ng mga doktor na ituloy ang pagpapagamot. Malaking bagay rin ang matatag niyang support system. Actually, with friends, I'm very lucky that I am surrounded by progressive people na naiintindihan naman nila. With my family, it was very hard kasi I know from the start na ayokong sabihin muna sa kanila. Pero eventually, I had to kasi na-hospitalize ako. Habang nagpapatuloy sa pagpapagaling, ginagamit niya ang kanyang boses para makatulong. Finalist siya ngayon ng Miss Trans Global Philippines. What helped me the most was finding my purpose. When people started confiding in me that they have HIV as well, that's how I realized how big of an impact speaking up can make. Ang pinakamalaking balangi daw kasi sa pagsugpo sa HIV epidemic ay kakulangan sa kaalaman at stigma o masamang tingin sa HIV at mga taong mayroon ito. Ang pinakaunang dahilan ng pagkakaroon ng HIV sa Pilipinas ay sexual transmission o naipasa sa pakikipagtalik. At dahil tayo ay konserbatibo, nakikita natin na pakikipagtalik o ang pakikipag-usap tungkol sa sex ay isang kabastusan. Hindi natin napapag-usapan yung mga issues na naka-attach tungkol sa sex. So kasama na dito ang usaping HIV. Sa pinakahuling tala ng DOH, 98% ng mga bagong kaso ng HIV ay nakuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik o sexual contact. Bukod dito, naipapasa lang ang HIV sa pagsasali ng dugong may virus o paggamit sa mga karayom o syringe na kontaminado ng HIV. Pwede rin itong maipasa ng nanay sa kanyang baby kapag ipinanganak ito o sa pamamagitan ng breastfeeding. Napaka-natural na kasama talaga ang stigma. At ito yung nagpipigil sa mga tao para makakuha ng karampatang aksyon o karampatang serbisyo na kailangan nila para sila ay magpa-test, para kung sila man ay nagkaroon ng HIV,
stigma din ang naglalayo sa kanila para maka-access sa treatment na kailangan nila. Mula 1984 hanggang 2006, nakita ang pinakamaraming hawahan ng HIV sa pagitan ng mga lalaki at babae. Pero noong 2007, pinakamaraming kaso na ang nakikita sa mga lalaking nakikipagtalik sa mga kapwa lalaki o MSM, males who have sex with males. Noong 2020, 90% ng mga bagong HIV infections ay mga MSM. At sa mga bagong naitalang kaso ngayong Enero, 67% ang MSM. Para mapigilan ang lalo pang paglala ng HIV epidemic sa Pilipinas, may mga grupong gaya ng Love Yourself na nagbibigay ng libreng testing, gamot at counseling para sa lahat. Nakikipagtulungan din sila sa DOH para magpatupad ng mga programang may kinalaman sa HIV awareness. Ang HIV kasi para ka lang may hypertension o may diabetes. Wala pang gamot, there's no cure, pero may treatment para mapahabang iyong buhay. At kapag umiinom ka ng iyong gamot araw-araw, hindi mo siya maipapasa sa iba. Ayon sa 2020 report ng DOH, mahigit 150,000 HIV infections ang naiwasan ng mga Pilipino dahil sa HIV response ng gobyerno mula 2005. Kailangan na lang daw ipagpatuloy at palawakin pa ang HIV response sa bansa. Mahaba pa ang laban. Pero hanggat ang pipiliin nating mga sandata ay respeto at tamang kaalaman, pasasaan ba't mapapagtagumpayan din natin ang problema ng pagkalat ng HIV sa Pilipinas? Yan ang unang balita. Darling Kai, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.